Hello guys, kumusta po kayo? Ito na po ang lola nyo, I'm back. Welcome to 2020. Oh guys, kung bago po kayo sa aking channel, welcome po kayo. Huwag po sana ninyo kalimutang mag-subscribe, like, and share. Tapos, pakipindot na rin po yung bell button. All, marami pong salamat. Guys, ang isi-share ko po sa inyo ngayon eh, ang aking mga tilansya, air plant. Ayan guys, so ang ano nito, how to grow without soil. So paano nga siya mabubuhay ng walang soil guys. So ito po ang isi-share ng lola nyo sa inyo. So ayan guys, baba muna natin ang ating mga tilansya. Ay, so ito pala guys, ito ang mga, ito po ay mga cotton candy. Yan. Tilansya cotton candy. Ito po ate ka lang. So, ito po siya ang mga cotton candy na air plant natin. So, ayan. Ang ating air plant. Tilansya cotton candy yan guys oh. So may tuyo na siyang bulaklak. So sabi nung nabilang ko, yellow daw po yan ang flower niya. So meron ding violet. Yung sa akin po kasi violet. Tapos ito po, so tabi na natin to. Ito naman guys na maliit ang mga dahon is ano, Tilansya Adriana. Yan. Tapos, ito namang mahaba ang ano, dahon. Eh, ano nga bang pangalan nito? Tilansya Streptocarpa. Tilansya Streptocarpa. Yan, guys. Tapos ito po ay Tilansya bulbosa. Tama ba yun? Di tama. Tilansya bulbosa. So ito guys na isa, hindi ko po naitanong itong pangalan nito. Hindi ko na search kung anong pangalan nito eh. Tapos guys, dito natin itatanim ang ating ano, mga tilansya. Charan. Dito po sa kahoy, guys. Kaya gusto ng lola niyo mag-alaga ng mga tilansya, air plant kasi po hindi siya mahirap alagaan. So dito lang isasabit ng lola niyo, guys. Ito po eh. Itatapon na itong kahoy na 'to. Yan. Hanggang dito lang siya. Saka dito. So, nilagyan ng lola nyo na ang ganitong kahoy. Dinagdag ko yung apat na kahoy. Hindi ko na po sa inyo pinakita kasi hindi marunong mag-cut ng video ang lola nyo. So, mahaba. So, yan. Makikita pa ninyo na napokpok ko ang aking mga daliri ng dalawang beses, guys. Kaya yan po. Yan. Inayos ko na. Pinakuan ko na. Tinalian ko na. So, at saka ito, guys. So, mahigpit naman yan kasi may tali kahit siya gumalaw. Ang tigas po nitong kahoy na to, eh. Bayabas. So, itong alambre na ito, dati po na ito dito. So, ginamit ko na, hindi ko na inalis. Dati po kasi, may nakakabit ditong to yung ibon. So, itatapon na nila dahil sirang-sira na siya. So, hiningi ko na lang dahil dito sa kahoy na pwede nating ilagay stable. Yan. So, yan. Itong mga ugat-ugat po, eh, kasamahan pa ito ng mga pinulot ko sa probinsya, sa amin, sa probinsya namin. Ayan, guys, oh. So, marami siyang mga sanga. Mga ugat po ito ng kahoy na kinuha ko. Iba-iba ang kahoy. Kaya iba-iba rin ang color niya. So, ito po yata ay ipil-ipil. So, ang tigas din po nito nung pinako ko. Ayaw lumusot. Kaya, yan, ganyan na lang siya. Itinalian ko na lang ng alambre. Baka mapitpit ko na naman po yung aking daliri. So, guys, ito, lalagyan muna natin siya. Ito po, hindi pa ko pa pala napakilala sa inyo itong
Chinese mousse, yan. Isip to guys. Chinese mousse, yan. So, ilalagay muna ng lola nyo. Unahin natin itong Chinese mousse ilagay sa ano, mga sanga. Yan. Gusto ng lola nyo na lagyan ng mga Chinese mousse itong sanga bago natin ipatong yung ating air plant. So, kaya gusto ko po ito guys, ano, mag-alaga ng ganitong halaman. Kasi hindi sila mahirap alagaan, no? Ganyan lang po, ihang mo lang siya, tapos ang pagdidilig niya, katulad din po ng cactus, is pwedeng isprayan, pwede rin pong ibabad sa tubig yung air plant. Pero itong Chinese mousse, hindi ko po pa alam kung ito'y pwede rin ibabad sa tubig. Pero ispray-ispray lang po natin ito guys. Yan. O, diba? Para kunwari, nasa gubat itong puno na to. Meron siyang mga nakabitin din na ano. Hindi kita ano po. Ayan. Harangan ng lola niya. Ayan. So, lagyan natin dito pa. Dati po, ang daming ano, nung nabubuhay pa yung nanay ko, ang dami pong ganito niya. So, ang lola nyo, hindi naman pinapansin kasi bata pa ako noon. So, hindi pa ako masyadong mahilig sa halaman. Kaya yan, hindi na lang pinapansin ng lola nyo yung ganito. At saka, nung nakarang umuwi ako guys, inaalok ako ng kapatid ko kasi meron siyang ganito. Tinatanong niya kung gusto ko ng ganito. Hindi naman ako sumagot na gusto ko. So, parang hindi ko pa siya type guys na magkaroon ng ganito noon. Kaya hindi ko pa siya tinanggap. Yan. Yung pala, kailangan kong gamitin dito sa aking mga kahoy. Yan. Lagyan muna natin guys. Sandali lang po nilang alagaan. No? Ganito lang siya. Bitin-bitin mo lang. Nakahang lang. Yan. Tapos ang bilis pa nilang dumami. So, kung humaba naman po ito, wala naman pong problema, puputulin lang ng lola nyo kung humaba siya. Kasi nga, hindi naman siya sobrang tangkad ng kahoy. Yan, puputulin na lang natin. Tapos, hindi. Dadami na naman siya uli. Yan. Ganyan lang siya. So, lalagyan natin lahat ng mga dulo-dulo ng kahoy para maganda siyang tingnan. So, dito naman sa kabila, lalagyan din ng lola nyo ito. Yan. Kung malaki lang ang bahay ng lola nyo, yung maganda sana to sa loob eh. Gusto ko sanang ilagay. Kaso, alak. Oops. Yan. Para hindi mahirap lagyan, ito muna bago yung mga tilansya. So yan guys, ang aking mga Chinese mousse. Pero mayroon po nito akong nakita guys na ano, yung silver. Pero ano ata yun, iba namang Thailand yata. Hindi ko lang masyadong napagtuunan ng pansin kung anong klaseng ano yun eh. Mousse. So, ayan guys. Meron tayong pakita ko muna sa inyo yan. No? Chinese mousse. Dito sa mga kahoy niya. Oh. Tapos saka natin ilagay si tilansya. Nilagyan ko na ng maliit na alambre dito para hindi na matagalan na magtatali ako guys. So alin ba ang magandang ilagay? Itong may bulaklak. Yeah.
Wag na lang yan. Ito na lang isa. So, ito na lang lagay ng lola niyo. Ayan, guys. So, pag nanganak po ito, madali ko na lang maililipat dito sa ibang kahoy na yan. Dahil marami naman siyang mga sanga, pwede ko na siyang ilagay doon. Ayan guys, may narinig kayo na gano'n ang motor. Ayan. So, ito pong isang ito ay kulay violet ito guys. Ito yung dati kong tilansya pa. Nalaglag yung bunga ng kamyas, tumunog sa bubong. So, iharap muna ng lola nyo ito sa akin para makita ko po yung ano, pagkakabit ng ano, tilansya. Oops, sorry. Umuuga na naman. Yan. Diba po, hindi mahirap mag-alaga ng ganito, guys. Kasi igaganyan mo lang siya. Dati po, guys, ang ipinakita ko sa inyo, ito, diba po, ano lang, na nakahang doon lang sa, ano, ng ibon. Yung pinag, ano, ng ibon ko. Pinagdapuan, dati. Wala na eh. So, ayan, nabuhay na yung puno ng yung ating kahoy. Napuno na siya ng halaman, guys. So, ito pwede natin dito. Meron na siyang, ano, anak. So, kailangan ng lola nyo na itali siya. Nawala yung pantali ng lola yung alambre. So, may nakuha ang lola nyo ng alambre. Sakit ang lalamunan ko, guys. Nagpadala kasi ng tiko yung pamangkin ko galing sa probinsya. Ang sarap, guys. Ayan. Kasi ito, may suwi na po ito. So, pwede natin siyang itali ng alambre na maliit. Sumabit pa yung alambre dito sa Chinese mousse. Hindi ko nalagyan guys ng alambre itong ano eh. Itong isa dito yung pagkakabitan na ito. Nalimutan ng lola niyo. Tagal tuloy.
Ayan guys, tingnan nyo. Okay na po ang aking puno ng kahoy. Ayan. Oh. Diba? Meron din siyang mga Chinese mousse. Ayan. Ayan guys. Oh. So marami po pala ako nailigay ng mga sanga dito kasi apat siya lahat. So ayan. Tapos guys, pwede pa rin itong isa. Pwede rin po siya dito. Wait lang, saan ba yun? Yan. Pwede rin po nating ilagay dito ang ating mga tilansya sa glass. Yan o guys. Lagyan natin ng mga makulay na mga bato. So ayan guys, oh. 'Di ba? Pwede nating ilagay ito. Diba po? Nalaglag yung ano, Chinese mousse. Pwede lang naman lagay natin. Madali lang naman siya kahit malaglag. Sabit lang natin siya. Tapos guys, pwede rin po ito, isa pang lagayan ng lola nyo. So ito. Pwede rin guys. Teklang ha. So ito. Ayan guys, oh. Pwede rin sila. Nakaganyan, oh. O kaya, pwede rin na natin pagpalitin kung gusto po ninyo. So, yan po guys, ang share ng lola nyo ang aking mga tilansya air plant, guys. So, yan. Yan. Hindi po ba masyadong kita kasi maraming nakalagay sa likod. Yan, sige na po guys. Maraming pong salamat. Ingat po kayo. Bye-bye.